Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masasayang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Marahil ay napagod ka na. Tumakbo ka kasi sa iisang direksyon. Bulong ng kalooban mo lang ang iyong pinakinggan. Sinubukan mo sanang lumiko. Do'y makakakita ka ng nakasusing baol. Punong-puno ito ng mga katwiran kong ayaw mong pakinggan. Mga paglalambing na ayaw mong damhin. At higit sa lahat ay purong pag-ibig kong ayaw mong paniwalaan. Api. Lagi ka nalang api. Iyan ang naghari sa puso mo. Lumiko ka ulit sana. Makakakita ka roon ng isang drum na punong-puno ng oras. Ito ang dating inilalaan ko sa'yo. Pero ang gusto mo'y umapaw pa. 1-12 lang ang numero sa orasan. Walang 13. Pero naghahanap ka ng 14. Isa pang liko sana. At makikita mo akong gumagapang. Akala mo'y pinakapagod ka na? Ngunit ang totoo'y mas pagod ako. Gayon pa may pinilit ko pa rin lumaban. Ngayon mahalay tumingala ka. Makikita mong may 3 kalapating paikot-ikot na lumilipad. Ang mga ito ang sumisimbolo sa pag-ibig natin. Pero biglang nagliparan sila sa iba't ibang direksyon. Sa paningay tila sumambulat. Sumambulat ang pag-ibig natin. Tumingin ka sa ibaba. Naroon ang libingan ng mga puso nating totoong nagmamahalan. Pero nawala ng pag-ibig, ng tibok, dahil hindi mo inalagaan at ipinaglaban. Tumigil sa pagsusulat si Dan. Tinapos na niya sa bahaging iyon at kay bigat-bigat sa dibdib. Laman ng damdamin niya ang kanyang sinulat. Patungkol sa babaeng inalayan niya ng dalisay na pag-ibig. Hindi niya alam kung perpekto ang kanyang pagkakasulat. Isa lang naman kasi siyang pipityuging manunulat. Kaya nga siya tinalikuran ng nobyang si Mercy para magpakasal sa iba na pinaniniwalaan itong makakapagbigay ng tunay na ligaya. Natalo si Dan sa digmaang kulay rosas dahil ang sandata niya ay tanging ang puso niyang busilak. Ang sakit. Ang pagmamahalan nilang kay tagal niyang inalaga ay parang bulang pumutok at nilamo ng kawalan. Kaya nagpasya siyang lumayo. Baka sa pupuntahan niya ay magawa niyang kalimutan si Mercy. Hindi ka naman magpipigilan, anak. Lungkot na lungkot ang ina habang pinapanood ang pag-iimpake ni Dan. Maminis ka ng inay, anak. Hahanap-hanapin ko ang iyong mga paglalambing. Napakagat labi ang ina pagkasabi niyon. Hindi na magbabago ang desisyon ko, inay. Mag-iingat kayo rito ng tatay. May kinausap na rin akong titingin-tingin sa inyo habang wala ako. Tumulo ang luha ng ina dahil sa awa kay Dan. Kung maaari lang sana eh, ang kinina nito ang sakit ng damdaming labis na iniinda ng anak. Pinalis ni Dan ang daliri ang luha ng ina. Tama na, inay. Huwag ninyo akong pabaonan ng luha. Babalik naman ako eh. Pagagaanin ko lang ang bigat dito sa aking dibdib. Parang sasabog na, nay. Na may makatagpo ka ng bagong mamahalin sa pupuntahan mo, anak, para mapawi ang nasa dibdib mo. Sana nga, inay. Sana nga. Natapos mag-impake si Dan, alis na ako, nay. Pag-iingat ka, anak. Oho, inay.
Huwag kayong mag-alala. Tumulo na rin ang luha ni Dan. Humalik siya sa noon ng ina at tumalikod na. Kalalabas pa lang ni Dan ang pinto nang biglang humabol ang ina. Dan, anak! Bakit, Nay? Baka sa mukha ng ina ang pag-aalala. Huwag ka nang tumuloy, anak. Tingnan akong kinabahan. Huwag na kasi kayong mag-isip ng kung ano-ano. Sige na, Nay. Aalis na ako. Baka maiwan pa ako ng barko. May dahilan para kabahan ng ina ni Dan. Nasa laot na ang barkong sinasakyan ni Dan nang isang malakas na pagsabog ang naganap. Gulat na gulat si Dan. Ano yun? At namalaya na lang ni Dan na nasusunog na ang barko. Parang nanggam na nagkakagulo ang mga pasahero. Nataranta siya. Diyos ko! Lulubog ang barko! Abandon ship! Abandon ship! Abandon ship! Mabilis na nakapagsuot ng life jacket si Dan. Sinwerte rin siyang makahagilap ng lifeboat. Sumagwan siya ng sumagwan palayo sa nasusunog na barko. Walang nasa isip, kundi ang mailigtas ang sarili. Marami sa mga pasahero ang kung hindi natupok sa barko ay nilapa ng mga hayop na pating sa dagat. Nagkulay dugo ang mga bahaging iyon ng tubig. Diyos ko, bakit na tuloy-tuloy pinahintulot ng mga sa amin? Takot na takot si Dan, habang parang bangkang papel na tinatangay-tangay ng malalaking alon ang lifeboat na kanyang sinasakyan. Impyerno ang naranasan niya sa malawak na karagatan. Sa gabi ay nangungulumtoy siya sa sobrang lamig. At sa araw naman ay nalalapnos ang balat niya sa matinding sikat ng araw. Gutom na gutom at wow na ako. Bigla'y pinanlakhan ng mata si Dan. May buhawing papalapit. May nagnangalit na buhawing papalapit sa kinaroroonan niya. Pumikit siya ng mariin. Ipinabahala na lang niya sa Diyos ang buhay. At parang papel na tinangay si Dan at nang sinasakyan ng lifeboat ng nagnangalit na buhawi. Umaga, sa isang malayong isla, hangus na lumapit si Aling Salingkay Mang Kadyo na kasalukuyang nag-aayos ng pangisdang lambat. Kadyo! Kadyo! Oo, oh, bakit Saling? May taong nakahandu siya sa tabing dagat. Tingnan natin! Balis! Si Dan ang tinutukoy na tao ni Aling Saling. Sinuri siya ni Mang Kadyo. Ano, Kadyo? Buhay pa ba? Oo, pero delikado ang sugat niya sa ulo. Kailangang magamot agad. Tulungan mo akong magbuhat. Pagkalaking lalaki nito. Sa kubo ng mag-asawang matanda, unti-unting nagkamalay si Dan matapos siyang pagpalain ng dalawa. Sino kayo? Saan ako naroroon? Isla pinagpala kong tawagin ang islang kinapadpara ni Dan. Ihaw, baka magdugo ang sugat mo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Ilang araw lang ay malakas na si Dan. Swerte ka pa rin at nakaligtas ka sa sako ng iyon, Dan. Kumakain ng mga sandaling yun sina Dan, Mang Kadyo at Aling Saling. Oo nga eh, buong akala ko katapusan ko na. Para nga akong nakakita na ako ng mga anghel na susundo sa akin noong para akong iniihaw sa matinding sikat ng araw sa gitna ng laot. Maraming salamat nga ho pala sa pagtulong ninyo sa akin. Ngumiti ng matamis si Aling Saling. Kaligayahan na namin ang makatulong, ihaw. O siya! Upusin mo na yung tinolang manok na Tagalog, Dan. Mainam na pang palakas yan. Paborito kong huto at ang sarap ng pagkakaluto nyo. Kagat na kagat ang lasa ng luya. Salamat naman anak at nagustuhan mo. Marami kaming alagang Tagalog na manok ni Kadyo. Kahit araw-araw ka namin ipagkatay ng manok, pwede. Baka naman ho magkabuni na ako niyan.
Madaling nakapalagayan ng loob ni Dan ang mag-asawang matanda. At parang biglay, willing-willy na siya kaagad sa lugar na iyon at ayaw nang umalis. Pwede ho bang dumito muna ako? Susulatan ko na lang ang inay para ipaalam na nasa mabuti akong kalagayan. Ikinuwento ni Dan sa dalawa ang dahilan kung bakit ayaw na muna niyang mamalagi sa kanilang lugar. Walang problema sa amin kung gusto mong dumito muna. Pero sana'y maging pikit ang iyong mga mata, bingi ang pangdinig at tikom ang bibig sa matutuklasan mo rito sa isla pinagpala. Nahiwagaan si Dan sa mga huling tinuran ng matandang lalaki. Ay, ano ang tinutukoy niyong matutuklasan ko sa islang Tumangkadyo? Makahulugang nagkatinginan muna ang dalawang matanda. Malalaman mo rin yun, Dan. Binaliwala na lang ni Dan ang sinabing iyon ng matandang lalaki. Tumutulong-tulong na lang siya sa dalawa sa abot ng kanyang makakaya para hindi maging pabigat sa mga ito. Ay, tama na muna yung pagsisibak ng kahoy, Dan. Nagluto ako ng nilagang saging. Magmerienda ka muna. Oo, Aling Saling. Kaunti na lang naman ho ito. Tatapusin ko na muna. Hanggang sa minsang galing si Dan sa pangangahoy, ay nadaanan niyang naglalabas sa sapa ang isang magandang babae. May kakaibang tibok na naramdaman sa dibdib si Dan. Ang babae kasi, kahawig ng dating nobya niyang si Mercy. Iyan ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang makipagkilala rito. Agatha ang pangalan ng magandang babae. Madali silang nagkapalagayan ng loob nito. Alam mo, maganda ang pangalan mong Agatha. Parang ikaw. Pinamulahan ng pisngi si Agatha. Bolero ka pala, Dan. Kayo talagang mga taga Manila. Hindi ako nagbibiro, Agatha. Wala bang salamin sa inyo at hindi mo alam na maganda ka? Sige na nga. Maganda na ako. Mr. Pogi. Siguro, kabi-kabila ang nobya mo, ano? Artistahin ka kasi, tapos yun nga, magaling mang bola. Bumalatay ang lungkot sa mukha ni Dan. Ibinahagi niya kay Agatha ang kabiguan sa pag-ibig at ang dahilan kung bakit napadpad siya sa islang iyon. Lalong naging interesado sa buhay niya ang babae, pero naputol ang pagkukwentuhan nila dahil sa malakas na tawag ng isang matipunong lalaki. Agatha! Sino siya, Agatha? Nobyo ko siya, Dan. Si Hilario. Galit ang mukhang lumapit si Hilario. Tapos ka na bang maglaba, Agatha? Tapos na, Hilario. Kung gayon, tayo na. Parang walang anumang binuhat ni Hilario ang mabigat na batsyang kinalalagyan ng nilabahan ng nobya. Tila ipinahihiwatig nito kay Dan na malakas ito't kayang-kayang mambasag ng mukha, umangdurog ng buto, o gumilit ng leeg. Pinukol nito ng matalim na tingin si Dan bago sila umalis ni Agatha. Malungkot na sinunda ng tingin ni Dan si Agatha. Sayang at may boyfriend na pala siya. Pero tinamaan talaga si Dan kay Agatha. Kaya't isang gabi, umakyat siya ng ligaw dito. Alam mo namang may nobyo na ako, Dan. Hindi mo pa siya asawa, Agatha. Hanggat hindi kayo nakakasal ay magbabakasakali pa rin ako sa'yo. Ikaw ang bahala, Dan. Pero huwag kang masyadong aasa. Mahal na mahal ko si Hilario. Kahit konting panahon pa lang na nakikilala ni Dan si Agatha, ay nasigurado niya na sa sarili na may pagtingin siya rito. Kung kaya't dinalasan niya ang pagdalaw dito, desidido siyang maagaw ang pag-ibig nito sa puso ni Hilario. Nakarating sa kaalaman ni Hilario ang ginagawang panunuyo ni Dan kay Agatha. Inabangan siya nito sa kanyang pangangahoy. Nalilisik ang mga mata ng lalaki na tila man lalapa. Lubayan mo si Agatha, estranghero. Akin na siya! Hanggat hindi pa kayo na ikakasal ni Agatha, hindi mo siya pwedeng ituring na pag-aari, Hilario. Nagngalit ang mga bagang ni Hilario. Oh! Huwag mo nang ipilit ang baluktot mong katwira na yan, estranghero. Ito ang isaksak mo sa iyong kukote. Akin na si Agatha. At hinding-hindi siya maaagaw sa akin ninuman.
dudurugin ko sa aking mga palad ang sinumang magtatangka! Kuyum ang mga palad na tinalikuran ni Hilario Zidane. Pero nakakailang hakbang pa lang ito nang biglang tumigil at muling humarap sa kanya. Humanap ka ng kauri mo. Wala kang alam tungkol sa islang ito. Kabilugan ng buwan. Ginabi si Dan sa pakikipagkwentuhan sa mga bago niyang kakilala. Habang papauwi siya, ay natanaw niya si Hilario sa likod bahay ng mga ito. Hubot-hubad, nagpapahid ng kung anong langis sa katawan. Halos hindi makapaniwala si Dan nang unti-unting nagpalit ng anyo si Hilario. Naging isang mabangis na aswang. Tumutulo ang malapot at maberde-berding laway. Kaagad na kumilos si Dan, nagagilap ng matulis na sandata at matulis na kahoy ang nahanap niya. Nanganib sa mga kamay mo si Agatha, Hilario. Kailangan mamatay ka! Inasinta niya ng mabuti ang aswang na si Hilario sa katodo lakas na sinibat. Nakatunog si Hilario, umilag, pero nadaplisan pa rin ang matulis na kahoy sa katawan. Tumilamsik ang maitim nitong dugo. Ngunit ang natamong sugat ay lalong nagpabangis kay Hilario. Oh, hayop ka, istanghero! Pangahas! Papatayin kita! Ikaw ang dapat mamatay, Hilario! Isa kang salot na kampo ng dilim! Ganon, tingnan ko kung hanggang saan ang tabang at tatag mo! Sumisingasing sa galit na sinugod nito si Dan. Binuhat at ibinalibag sa lupa. Hindi makabangon si Dan. Pakiramdam niya'y nabali ang lahat ng buto sa katawan niya. Binuhat ni Hilario ang isang malaking bato para ibagsak kay Dan. Tulog ka rito, pangahas na istanghero! Tulog ka! Masakit man ang katawan, mabilis na nailagan ni Dan ang malaking bato. Bumaon iyon sa lupa sa lakas ng puwersa. Nakabawi ng lakas si Dan. Pumorma siya para lumaban. Gagamitin niya ang nalalaman sa mixed martial arts. Nagpakawala siya ng isang matinding roundhouse kick. Sapul sa mukha si Hilario. Sinundan pa niya iyon ng iba't ibang klaseng sipa at suntok. Pero tila hindi iniinda ng mga iyon ng aswang. Tumigil si Dan sa pag-atake kay Hilario. Nagsasayang lang siya ng pagod. Pumorma ang aswang. Chumichempo para silain si Dan. Atras si Dan. Hanggang sa masulyapan niya ang matulis na kahoy na ipinansibat niya kay Hilario. Dali-dali niyang kinuha iyon. Ito ang tatapos sa buhay mo, Hilario! Nilundag ng aswang si Dan na nagawa namang iniamba ang matulis na kahoy. Tuhog sa tiyan si Hilario. Hindi na tinantanan ng saksak ni Dan ang aswang. Tumitilamsik ang dugo nito sa mukha niya't katawan. Patay ka! Patay! 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 Hanggang sa mapatay na nga ni Dan si Hilario at bumalik ito sa anyong tao. Siyang pagdating naman ni Agatha. Gimbal ito pagkakita sa duguan at wala ng buhay na nobyo. Anong ginawa mo kay Hilario, Dan? Hayop ka! Humahagulhol na niyakap ng mahigpit ni Agatha si Hilario. Hindi mo siya dapat iyakan, Agatha. Isa siyang mapanganib na kampo ng dilim! Nagbabaga ang mga mata ni Agatha nang humarap kay Dan. Humanda ka! Dan! Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong pagpatay kay Hilario! Biglang nagbago ang anyo ni Agatha. Naging isa ring mabangis na aswang. Mulagat na mulagat si Dan.
hindi makapaniwala. Diyos ko! Isa ka rin kampo ng dilim, Agatha! Oo, Dan! At papatayin din kita! Gaya ng ginawa mong pagpatay sa pinakamamahal kong si Hilario! Umigpaw si Agatha. Sinunggaban ang leeg ni Dan. Nagpumigla si Dan hanggang sa makawala sa pagkakasakal ni Agatha. Patakbong hinugot ni Dan ang matulis na kahoy na nakabaon sa katawan ni Hilario. At mabilis na isinibat kay Agatha. Tuhog ang puso ng babaeng aswang. Bagsak sa lupa si Agatha. Bumalik ang anyo sa pagiging tao. Kahit agaw buhay, ay pinilit gumapang sa bangkay ni Hilario. Hilario, mahal ko. Namatay na nakayakap sa bangkay ng nobyo si Agatha. Naluha si Dan. Patawad, Agatha. Nagkulay dugo ang buwan. Tumangin ng malakas. Nagliparan ang malalaking paniki at nag-alulungan ang mga aso. Waring nakikiramay sa pagpanaw ni na Agatha at Hilario. Hangus na umuwi si Dan para ipaalam kay na Mangkadyo at Aling Saling ang naganap. Mangkadyo! Aling Saling! Wala sa loob ng bahay ang mag-asawang matanda. Sa likod bahay niya natagpuan ang dalawa. Nagbabagong anyo. Hindi. Mga kampon din sila ng dilim? Nakita siya ng mga ito. Dan! Napaatras si Dan. Pinigilan siya ni Mangkadyo. Sandali, huwag kang matakot. Lahat ng nakatira dito ay aswang, pero hindi kami pumapatay ng tao. Totoo ang sinabi ni Kadyo, Dan. Tuwing kabilugan ng buwan ay nagiging aswang kami. Ano mga hayop ang binibiktima namin. Ayaw naming pumatay ng tao. Pero handa kaming pumatay kapag ginalaw kami. Natigilan si Dan. Paano kung malaman ng mga ito na dalawa sa mga kalahi nila ang napatay niya? Walang lingon-likod na kumaripas ng takbo si Dan. Sumakay sa bangkang pangisda ni Mangkadyo. Sumagwan ng sumagwan. Bahala na kung saan makarating. Dalawang araw ding nanatili sa tila walang hanggang karagatan si Dan bago siya matagpuan ang mga minis ng lula ng barkong pangisda. Ligtas na siyang makababalik sa bayang Sinilangan. Baon ang hindi makakalimutang karanasan sa isla Pinagpala. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Bolero ka pala, Dan. Kayo talaga mga taga-Maynil. Ano? Ano ba? Akala ko ba, Agatha, may customer ka na? Ay, oo nga. Sabi ko nga. Teka. Oo na nga. Ito na nga eh. May customer to. Ano to kasi? Sige, dyan na kayo ha. I-shoutout mo muna yung customer mo sa ano, Pinoy Gimbal. Shoutout ko sa... Anong shoutout? Customer. Shoutout mo mga kasamahan mo kasi nalimutan ko eh. Ano ko ba? Shout out po kay Grace. Ano shout out? Shout out. Ano shout out? Shout out. Alam niyo pa na kung nasaan si ano? Nasaan si Saling? Parang wala. Hi Grace. Teka. Diyan na kayo. Nasaan si Saling? Alis na ako. Saling? Ling? Ling? Saling, mamaya na yan. Wala pa. Dito muna tayo sa ating interview portion. Sa ating yung dali na. Saling. Oh, mini-message pa kita, ha? Mag-reply ka lang, ha? Wala din si ano? Wala din si Kadyo. Oh, si Kadyo. Wala si Kadyo eh. Ano kasi yun eh? Nagsimba. No? Ako mamaya pa eh. Hello pala. Kay Sir Alvin Pulido. Siguro maingat yan si Sir. Yeah. Pulido eh.
Laging pulido yung gusto. Oo nga, laging pulido. Ayaw niya ng mga hindi sigurado. Gusto niya pulido. Ha? Oo. Huwag tayo magbasa ng shoutout kasi nakabasa na tayo. Ano ba yan? Ang boring ng ano natin kwentuhan, wala man tayong ibang kausap. Ano to? Oo okay. Nga. Parang ano? Namatang parang iba. Parang... Namatay talaga? Ano na, inaapakan na? Ano? Hi sa aming mga... Ewan ko dyan. Hi sa aming mga future... Future... Ang tawag niyan, cast sa aming future upload. Si Sarah Joyce bilang, ano ang pangalan niya doon? Sa susunod na upload natin. Kaya mo muna yung surprise sa'yo. Ah, surprise ba? Sige. Ito talaga. Surprise sa'yo. Ah, wala na yung kanilang ano eh. Hindi na sila manood. Ano ba yan? Ang boring ng kwentuhan natin, nakakantok. Wala bang... Okay, parang yung ano, yung... Parang yung ano, ako dito. Nakakaantok. Parang si Saling, nakakaantok. Happy Valentine's! Advance Happy Valentine's, ha? Or late Happy Valentine's. Baka late to ma-upload eh. Ay, hindi. Ay, ayos man. Yung pag-date nyo. Hindi dapat ma-upload na to ni sir kasi isang linggo na. Diba? Ikaw sir, magka-Valentine's ka na. Whatever. I-date mo dun sa isla Pinagpala. Ayoko dun. Maraming... Ayoko. Maraming mga unwanted creatures. Diba? Maganda to. Adventure. Ito ang tatapos. Tigilan mo si Agatha. Dudurugin ko sa aking mga palad. Ang sino mang magtatangka? Anong gamit mong pangdurog sa mga palad? Yung mainit na palad. Mainit na palad. Masahe? Ano yung masahe? Oh, masahe. Look. Pre. Ito ang tatapos sa buhay mo, Jesus. Kumba. Ayos. Mamamatay ka, Hilario! Yun lang. Bastusin. Tatalawa lang tayo rito eh. Kaya wala ating audience. Walang kwenta. Walang nanonood. Kayo pag wala hindi na. Kayo manood, ha? Mamimiss ka na yeah. Kanay, anak. Nahanap-hanapin ko ang iyong mga paglalumpi. Yeah. Oy, salamat ha kay Ate Mali Tax. Oo nga pala, pasalamatan natin si Ate Mali. Ate Marilyn Taxon. Hi, Ate Marilyn. Magandang oras. Ano pala doon niya? Magandang app. Ano pala doon niya? Sorry, yung oras. Marilyn. Taxon ba? Taxon. Hindi ko alam. Yung take na natin makalimutan talaga si Ate Marilyn. Shout out time. Pa-shoutout sa laging nanonood sa atin. Kay Alpha del Mundo. Kay Yolanda Gintivano. Tawakot Story. Laging sumusuporta ito sila. Yan, maraming salamat ha, sa inyong laging pagsubaybay sa aming mga drama. Shoutout din kay Kai. Kay ba to? Yun. Ang kaibigan ni, ano, ni Ang Pahina. Siyempre, hello din kay Ang Pahina. Sana'y lagi kang malusog at nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat din sa iyong pagsuporta. At suportahan nyo rin
ang channel ni Ang Pahina, no? At ang kanyang pangalawang YouTube channel ang Tawakot Story. Siyempre, subscribe nyo rin kami sa Pinoy Gimbal. Huwag nyo kaming kalimutang isubscribe at pakishare ng aming mga ina-upload dito. Shoutout din kay Kwento Ko Lang at kay Pagsapit ng Dilim. Pakisubscribe nyo rin sila. Sino pa ba? Sino ba to? Si Diary of Horror? Tama ba? Paki-correct nga. Yeah. Kay Diary of Horror. Maraming salamat sa iyong laging pagsuporta. Kay User ZB. Yan. Taga saan ka ba, User ZB? Kay Bloody Mary. Magandang araw sa iyo. At maraming salamat sa iyong pagsuporta. At syempre, talent natin dito yan, si Bloody Mary. At sa mga kaibigan natin dyan sa Vamps, sa pamumuno ni Christian Kabatbat, kay Vanessa Eligoyo, kay Eliza Esporas, kay BJ. Shoutout sa iyo, BJ, at maraming salamat sa iyong panunood. Kay Winmar Torregosa dyan sa Bohol, maraming salamat. Kay Joy Moreno, maraming salamat din, no? Sa pag-guest sa ating nakaraang drama. Sana makasama pa uli kayo namin sa mga susunod. At gayon din kay Sarah Joyce, maraming salamat sa iyong panunood. At syempre, shout out kay Jigs Bola, na ating editor, ang pinakamagiting at pinakamasipag nating editor. Kay Eliza Pulido. Tama ba? Pulido ba yun? Yan. Kay Ricky Catalunya. Kay Irma Catalunya. At sa lahat ng mga nakikinig or nanonood ng mga OFW, maraming salamat. At nawa hindi kayo magsawa sa amin. Yan. Okay, yun lang. At kami mamamaalam na. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. God bless!